Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ay tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon at nawa ay patuloy nating naranasan ang kanyang miracle sa ating mga buhay. So ngayon pong araw nito ay narito po muli tayo upang tunghayan po ang panibagong episode ng ating programang Araw-Araw ay Pagpapala. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Willie Garcia, bumabati po sa inyo ng isang pinagpalang umaga. At ang ating po mga masugid na manonood at mga taga-subaybay ay binabati rin po natin ng pinagpalang umaga at pinagpalang araw sa mga oras na ito. So mga magulang, mga kapatid, ngayon po ay ating pong tunghayan ang kwento ng buhay ni Pedro na tatawagin ko pong Peter's Obedience to Jesus. Pero bago ko po ibahagi ito, ay nais ko po munang hilingin ang bawat isa na samahan po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaging ito. Dalangin namin na ang iyo pong banal na Espiritu ay kami po'y patnubayan o Diyos at mangusap ka sa aming mga buhay. Speak into our hearts and give us an open ear to listen to your word, Lord, today. Lord Jesus Christ, let your name be glorified, and may your word continue to bless each and every one of us today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So mga magulang, mga kapatid, at ang ating pong mga tapat na mga masugid na manonood at mga nakatunghay po at ang bawat bago o sino man ang nakakarinig po ng programang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aklat ng Lucas Kapitulo 5 or Luke Chapter 5, verse 1 to 6. I am reading from the King James Version. Let me read to you. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, Jesus stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. And when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Nais ko pong isalin sa Tagalog, no? Sabi, dumating ang panahon na mga tao po ay nagsilapitan kay Jesucristo upang pakinggan ang kanyang salita, ang salita ng Diyos. At si Jesus po ay nakatayo sa lawa ng Gennesaret at nakakita ng dalawang bangka na malapit po doon sa lawa at may mga mangingisda, nakatatapos lang mangisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. At siya po ay pumasok sa isa sa mga bangka na pagmamayari ni Simon na naging Pedro. At kanyang pinakiusap na itulak ng bahagya, palapit sa lupa ang bangka at umupo ang Panginoon at nagturo mula po doon sa bangka. Pagkatapos yung magturo at sinabi niya kay Simon, pumalaot ka at ihagis mo ang iyong lambat para sa malaking huli. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, nagpagod kami na magdamag at wala talaga kaming nahuli, ngunit dahil sinabi mo ay ibababa ko ang lambat. At nung nagawa nila iyon, ay nakahuli sila nang napakaraming isda, halos masira ang kanilang mga lambat.
Napakaganda pong kwento. Ito pong istoryang ito ay kauna-unahang himala na naranasan po ni Apostol Pedro. A story of a great catch of fish. Or fishes. Ito po ay hindi dumating ng basta-basta lang. Ito po ay bunga ng pagsunod ni Pedro sa sinabi ng Panginoong Hesus. It's intentional. Well, ang lahat ay nagsimula po sa maliit na bagay. It starts from little or small things. Una ay nanghiram ang Panginoon ng bangka kay Pedro. At agad-agad ay pinahiram ni Pedro. Now, kung titingnan niyo po ay simple lang ang mga bagay na yun. But kung yun po ilalagay natin sa ating kalagayan ngayon, siguro masasabi nating may dahilan na hindi pwedeng sumunod ng Panginoon. Si Pedro, I mean. Dahil unang-una sila po ay pagod na pagod at patang-pata at they are so discouraged. They were so discouraged na wala ho silang nahuling isda at they have finished washing their net. Pero ang maganda lang po kay Pedro ay nagbigay daan. Binigyan niyang pagkakataon ng Panginoon na gamitin ang kanyang bangka o iusog ng kaunti, papalapit po sa pangpang. Now, masasabi ko na ang pangungusap ng Panginoon nito ay napakasimple lang. Pero alam niyo kung mapapansin natin, minsan, yung maliliit na utos ng Panginoon, yung po madalas minsan hindi nagagawa ng tao. Aminin natin, may mga bagay sa buhay natin na konti lang ang hinihingi ni Lord eh. Pero minsan hindi natin magawa. Like for example, iuusog lang ng kaunti. Ito po ay maihambing natin sa mga maliliit na bagay. Alam nyo, minsan ang pagsabi sa atin ng Panginoon na gawin mo ito, minsan dumalo ka nga lang sa church. O bumisita ka lang ng ilang oras, ilang minuto. Manalangin ka lang ng ilang minuto or maybe 30 minutes the most. Minsan napakahirap gawin. Huh? We have so many alibis. Marami tayong pwedeng maging dahilan. Pagod ako, hindi pwede, I'm so busy. No? Pero alam niyo yung kukaunting bagay na yun na ginawa ni Pedro, yun po ang nagbukas na maraming tao ang mapagpala at yun din ang nagbukas sa isang mas malaking pagpapala na darating pala sa buhay ni Pedro. Na sa oras ng kawalan ay makikita natin in his time, timing na timing po, God provided a great catch of fishes. Now, mga magulang mga kapatid, yung maliit na ginawa ni Pedro ay nagbukas na isang malaking oportunidad para mas ma-challenge po yung obedience ni Peter. Sabi ng Lord, pumalaot kayo at ilaglag niyo ang lambat upang makahuli kayo ng napakalaking huli. Pwedeng mangatwiran si Pedro at sabihin niya, pagod na kami, wala naman ang nangyari. Pwedeng ganun, di ba? Minsan ganun tayo eh. Pag alam natin wala na nangyayari, hopeless na po tayo at madali tayong madismaya, madiscourage. Eh, ang pinakamakakalungkot pa rito ay, of course, pag walang huli, walang kita, walang pera, walang ulam, his whole family will be affected. Yun po, samot-saring problema na dagdagan pa, sasakit ang ulo mo, magagalit ang iyong pamilya. Pero alam nyo si Pedro, ang isa hong napakaganda sa ugali niya, he learned how to obey the word of Jesus. Sabi niya, dahil sinabi mo, Panginoon, magpapalaot kami. See?
Yung pagiging tapat ni Pedro sa maliit na bagay ay nagdala sa kanya sa isang malaking pagkakataon para lalo niyang maranasan ay isang napakalaking biyaya ng Diyos. Small things. Big things starts from small things. And when Peter obeyed Jesus, wow! Nakahuli sila ng napakalaki at napakadaming isda. Peter experienced one of the greatest miracle in his life. See? Pagsunod. Sabi natin, pagsunod. Ang kanyang pagsunod ay naging daan. Hindi lamang napagpala siya, kundi naging daan din na maraming ibang tao rin ay napagpala. See, our obedience sometimes, minsan di natin nakikita. Akala natin, sumunod lang tayo, but ito po'y naging way that we became a blessing unto others. Hindi lang siyang na-bless, but some of his friends, loved ones, co-fishermen received the same blessing he received. Ang hamon ngayon, mga magulang kapatid, handa ka bang sumunod kay Lord? Huwag mong hintayin ang bukas. Marahil maliit lang ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Marahil konti nga lang ang pinapagawa ni Lord sa iyo. Learn to obey. Alam mo, ang great blessing, it's just around the corner. Makinig ka lang kay Lord. Obey His voice. Like Peter. Sabi ni Peter, dahil sinabi mo, gagawin ko. Purihin ang Panginoon. So mga magulang makabatid, ang simpleng pagsunod ay nagdala sa malaking pagpapala sa kanyang buhay. So ngayong araw na ito, nawa ay marami tayong natutunan, nawa ito pong sharing nito ay magbigay daan to learn how to obey and submit to Jesus' word, to His word. So let's pray. Panginoon, maraming salamat. Turuan mo kami paano maging masunurin kahit sa maliit na bagay. Teach us how to obey you. Teach us how to do your will. Lord, sabagkat hindi lamang po blessing naman ang habol namin, kundi ang magpasakop sa iyo pong authority, magpasakop sa iyong pamamahala. Maraming salamat. At nawa, ang salita mong ito ay mag-ugat po sa aming mga puso. Pagpalain ang iyong pangalan, Ama. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway napagpala tayo ng kanyang salita at patuloy tayong pagpapalain at abangan niyo po bukas ang next episode ng Araw-Araw ay Pagpapala. God bless you.